Narito ang 16 na kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. What's wrong? Napabuntong hininga si Addison. Nothing, sagot niya kay Samuel. Iniisip niya ang mga nangyari kagabi. Pero wala na siyang balak sabihin pa kay Samuel. Ayaw niya ng gulo. Hindi niya inaasahan ang lahat ng mga sinabi ni Kuya Sebastian kagabi. Kung totoo mang minhal siya nito at mahal pa rin siya hanggang ngayon, huli na. It's too late that he asked for forgiveness. Although naibigay na niya iyon, it's too late saying that he loves me. I can never love him back anymore. Mahal niya si Samuel. Nag-uumapaw ang pagmamahal niya para dito. I'm worried. Wedding jitters ba yan? Are you having second thoughts? Tanong nito. Iginilid ang sasakyan sa isang service road. Tell me, what's bothering you? Wika ni Samuel at humarap sa kanya. Ngumiti siya dito at humawak sa pisngi nito. Nothing. And no, wala akong second thoughts. Probably, just nervous and excited. Less than a month na lang, ngiti niyang wika dito. I love you, Samuel. I can see myself marrying another person. It is only you that I want to spend the rest of my life with. Sabi niyang tumitig sa mga mata nito. Tumawa ito. You're too emotional. So unlikely of you. Ani yang tumatawa. I love you more, Addison Bien. I'm happy that you're feeling the same way. Ani nitong umiti at saka nagmaneho uli. Tara na at kanina pa nag-iintay ang mami mo. Ani yang nagmaneho muli. Papunta sa himlay ni mami niya para mag-alay ng bulaklak. Halos okay na ang lahat at kulang na lamang ay ang huling fitting ng mga gowns ng entourage. Nakapag-prenup pictures na rin sila kahit madalian lang. Pagkahatid sa kanya ni Samuel sa bahay, nadatnan niyang aligaga si Yaya Lusing sa labas. Addison, salubong nito sa kanila ni Samuel. Uya, ba't nasa labas kayo? Tanong ni Addison. May bisita ka, ang tito rin mo, at saka yung abogado yata. Kinakabahan siyang tumingin kay Samuel. Nagtipa ito saglit sa telepono na malamang ay sinabihan si Tita Ana ang bigla ang pagbisita ni Tito Rene. Huli iyang itong nakita noong burol ng mami niya. Ngunit sandali lamang iyon. Let's go, I'll come with you, ani ni Samuel na umalalay sa braso niyang papanhik sa loob. Pagpasok nila ay kita niya ang mga printing na kaupo ang mga ito sa sala. Napatayo naman sila na makita silang papasok na. Tito, magalang niyang nagmanos dito. Kahit alam niyang galit ito sa kanila ng kanyang mami, dahil pakiramdam nito ay naaagawan siya ng kumpanya ng daddy niya. Noon at nang mawala ang daddy niya, ay sa mami niya na ipasa ang kumpanya. I heard that you are getting married. Wala man lang ba ako imbitasyon? Ani yang nakangisi sa kanya. Meron po, kaso hindi pa po kami nagbibigay. Magalang niyang sagot. Bumaling ito kay Samuel. Siya ba ang husband to be mo? Tanong nito. Tumango siya. Ipapakilala sana niya ito ng formal, pero sumabat agad ito. You're the youngest son of Anna's, right? Tanong nitong kumunot ang noo. Yes, sir, matigas na sabi ni Samuel. May ibinulong ang kasama nito sa kanya, saka siya tumango. They're really making an effort, ha? Para hindi mapunta sa akin ang kumpanya. Matigas na sabi nitong nakangisi na animoy kontrabida sa isang pelikula. With all due respect po, ano ho bang sadya ninyo? Kailangan na kasing magpahinga ni Addison, sabat ni Samuel. Don't be too rude, Mr. Wilson. I'm here to talk about the company. I am not giving up. That is our family legacy. Hindi ako papayag sa inyo. Mapunta ito. Nagkamali lang ang daddy mo kay Almira na siyang ipamahala ang kumpanya. It should be mine. Ako ang kadugo dito. Matigas na sabi nito. I'm sorry po, Tito. Pero ako po ang anak. Kaya may karapatan din po ako, sagot ni Addison at humalikip-kip dito. At anong alam mo sa kumpanya? Masyado ka pang bata, Addison.
bakit hindi mo muna ipamahala sa akin ang kumpanya hanggang sa nasa tamang edad ka na, katulad na nakasaad sa testamento ng daddy mo? Ani yang sabi nito. Hindi ko po magagawa yan. Pinaghirapan din po ng mami ko ang kumpanya ni daddy na kung tutuusin, eh siya ang nagpalago dito. Ipinangalan po ni daddy yan sa akin. Ibig sabihin, sa akin po iyan, matigas na sabi ni Addison. At kanino mo ipapangalan pagkatapos? Dito sa pamilyang Wilson? Hindi mo ba naiisip na kaya ka lang niya pakakasalan eh dahil sa mamanahin mo? Nakangisi nitong sabi. Hindi ko po kailangan ang kumpanya ninyo para sa amin ni Addison. May pera po ako. Kaya kong buhayin si Addison kahit wala kami sa poder ng kumpanya ninyo. Besides, di naman mas hamak na malaki ang kumpanya ng daddy ko kaysa sa inyo. Kaya out of respect po, maaari na po kayong umalis. Nakakaistorbo na po kayo. Matigas na sabat ni Samuel. Don't be hypocrite, Mr. Wilson. We both know that you are trying to steal our company. Malaki ang pakinabang ng constructions business ninyo sa amin. Sabi nito kay Samuel na halos nakikipagsukatan ng tingin. My dad's company is stable. We don't need your company, Mr. Martin. Baka kayo po ang may kailangan sa amin. I assure you, Addison is very safe with us. My wife's future is secure with us. Matigas na tugon ni Samuel na siyang ikinagalit ni Tito Rene. Are you insulting me? What do you mean by that? Naaagawin ko ang kumpanya kay Addison? Sigaw nito na nangangalaitin na sa galit. Hindi po ako may sabi niyan. Makakaalis na po kayo. Nakakaistorbo na po kayo kay Addison. Kalmadong sabi ni Samuel. Remember, we're not done yet. You're so full of yourself, too arrogant. Inis na sabi ni Tito Rene na palabas at padarang na isinara ang pinto. Natigilan siya at natulala. Paano na kaya na ng mami niya na mag-isa lang ito? Alam niyang noon pa man ay inaalipos ka na siya at ginigipit ng mga kamag-anak ng daddy niya. Yumakap si Samuel agad sa kanya. Don't be scared. I'm here for you. Babanggitin ko ito kina mami. Ani nito na siyang ikinatango ni Addison. I'm sorry, Samuel, at nadamay pa kayo. Don't worry. I protect and keep you safe, no matter what, until my last breath. Sabi nitong humalik sa tuktok ng buhok niya. Habang papalapit ang kasal nila ay halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Addison. Excitement, scared, na baka hindi niya mapanindigan ang pagiging may bahay niya. At saya na makakasama niya habang buhay ay ang taong mahal niya. Hindi na niya nakausap si Kuya Sebastian pagkatapos ng tagpong iyon. Noon maigi walang komunikasyon at kung kinakailangan niya iiwasan ito ay gagawin niya. Ayaw niyang magkagulo sila. What's your plan for your birthday? Tanong ni Samuel habang inaayos nila ang pangalan ng invitation nila. Wala, just simple dinner, I guess. Ayaw ko ng handaan para tipid na rin sa gastos. Ngiti niya dito. I can, aniya, pero pinutol niya agad ito. Samuel, enough with the surprises. Alam mo naman kahit noong mga bata pa tayo, ayaw ko ng magarbong handaan at napakaraming bisita. Sabi niyang tinakpan ang bibig nito, kaya hinuli nito ang kamay niya. Okay, I respect your decision, aniya. Sa entourage ay best man naman si Kuya Sebastian at isa sa mga bridesmaids ay si Anne. At yung iba ay nasa kamag-anak na ni Samuel. Si Yaya Lusing ang maghahatid sa kanya at isa sa flower girls ay ang apo nito. Napangiti siya. Wala siyang kamag-anak sa invitation kundi si Yaya Lusing lang at ang pamilya nito, ang abogado ng ninong nila at ang sekretarya ng mami niya na si Tita Cynthia. Let's go, ihahatid na kita. Aniyang hinila siya patayo kaya napayakap siya sa dibdib nito para hindi kami mabuwal. Huwag ka naman ng ching, masusolo mo naman ako in 2 weeks time. Aniyang ibinulong sa kanya kaya hinampas niya ito sa dibdib na siyang ikinatawa nito. Conceited ka naman? I know, you can resist me. Bulong nito sa tenga niya at humawak sa baywang at likod niya para makulong sa bisig nito. Naramdaman niya ang pamumula ng mukha niya. Stop it, Samuel, natatawa niyang sabi. Na kumawala sa bisig nito pero hindi niya magawa. I love you. I can't wait to be alone with you. Yung walang yaya na kasama na nakabantay lagi sa'yo. Tatawa-tawa nitong sabi.
Mrs. Addison Vian Martin Wilson. Bagay na bagay. Dagdag pa nito. O sige na, tara na, at baka hanapin na ako ni Yaya. Ngisi niya dito at siya namang malakas na kalabog ng pinto mula sa itaas. Ano iyon? Kunot noong tanong niya kay Samuel. Kay Kuya Kwarto iyon. Siguro masyadong bugnutin yun ngayon. I don't mind him. Aniyang, hinila siya palabas. Napalingon siya sa itaas at nakita niyang nakatingin lang sa kanila si Kuya Sebastian. May lungkot sa mga mata nitong nakatitig lang sa kanila. Dumaan muna sila sa park kung saan sila naglalaro dati. Nakaupo siya sa swing habang itinutulak ni Samuel. Samuel, itutuloy ko pa rin ang pag-aaral ko ha, kahit mag-asawa na tayo. Sabi niyang tiningala ito mula sa likod. Of course, ako din naman mag-aaral pa din. At the same time, sabay natin pag-aaralan ang kumpanya ninyo. Sabi nito, paano ang inyo? Diba ina-expect din nila tita na ikaw ang magmamanage doon kasama si Kuya Sebastian? Si Kuya na ang magiging kapalit ni Daddy. I don't mind. Pero aalalay pa rin ako doon. I have plans to build my own business. I have my own money. Matagal na rin ako nag-e-invest sa stocks. I guess, doon ako magsisimula din, aalalayan rin kita sa business ng daddy mo. I'll secure my family, future with my own efforts. Ano yung nakatingin sa mga mata ni Addison? Ang swerte ko talaga sa'yo, ngiti niya. No matter what happened, I will always be here for you. I'll make sure that you're always safe and provided for. Nagtagal pa sila ng kaunti sa park bago umuwi. Katatapos lang ng klase nila na medyo makulimlim sa labas. Alam niya ang susumpungin na naman siya ng hika. Kaya imbis na kakain pa sana sila sa labas, ay napagpasyahan ni Samuel na umuwi na sila para makapagpahinga si Addison. Hindi siya masyadong makahinga. Kahit na gumagamit na siya ng nebulizer niya, ay sige pa rin ang hika niya. Dagdag na rin ang biglang paglamig ng panahon at buhos ng ulan. Ano ba itong panahon? Kanina lang ang lakas ng sikat ng araw, tapos biglang naulan, sabi niya habang gumagamit ng Ventolin para sa kanyang hika. Just rest, we near to our house, ani ni Samuel at pansin niya ang guardhouse sa subdivision. Pagpasok nila sa loob ay agad na salubong si Yaya Lusing at si Samuel naman ay inayos ang nebulizer niya para mapausukan siya. Halos hindi siya makahinga sa kakaubo. Taranta si Yaya at Samuel. I think I have to bring you to the hospital. Ani yung nag-aalala at di magkanda ugaga sa paghagod sa likod niya. Hindi na, okay na ako. Okay na ako maya-maya, sabi niya at suminyas dito na bukod doon ay maulan pa. Nagbukas ng heater si Samuel sa kwarto kaya medyo nabawasan ang lamig at kumalma ng kaunti ang ubo at hika niya. Marahil umiipekto na ang dose na nilanghap niya. Panay pa rin ang hagod nito at painom ng salabat sa kanya. Naririnig niya ang pagtunog ng telepono nito, pero di niya ito pinapansin. Samuel, yung phone mo, kanina pa natunog. Baka emergency, wika ni Addison. Mas kalmado na pero umuupo pa rin siya. Kinuha nito ang telepono at lumayo ng kaunti sa kanya, pero nakatingin pa rin ito sa kanya. Yes, me, aniya sa kausap. Nasa palagay niya ay si Tita Ana. I can't po, Addison is not feeling well, yamot nitong sagot habang nakatingin sa kanya. Where's Kuya? O sige po, just wait for me then. Pero I'll check Addison first, then I gonna call you back. Kainis kasi itong si Kuya eh, sabi nito saka ibinaba ang cellphone nito. Ano yun? Tanong niya habang umupo at sumandal na sa headboard. Nothing, aniyang humawak sa nebulizer niya. Samuel, sige na, pumunta ka na. Okay na ako. Stranded kasi sina mami. Ayaw daw mag-start ng sasakyan nila. They need me to fetch them, sabi nito. Go, iintay na lang kita. I'm better now than kanina. Medyo kumalma na ang hika ko. Isa pang dose at okay na ako, sabi ni Addison. I'll finish your next dose, then aalis na ako. Are you sure you okay? Wika nito. Tanong nitong muli na hindi mapakali. Opo, sige na, huwag mo nang intayin ang gamot ko. Naandyan naman si Yaya. She knows what to do. Pagpipilit niya dito, pero hindi pa rin ito kumikilos at nanatiling nakatingin sa kanya. Samuel,
Your parents needs you. Hindi ako aalis dito. Ngiti niyang wika. Tumingin itong muli sa kabumuntong hininga. Okay, I'll be back. Wait for me, okay? Aniyang humalik sa noon niya at saka iniwas ang nebulizer para makahalik ng bahagya sa labi niya. I love you. Natawa siya. Sige na, at parang lalong lumalakas ang ulan. Baka nag-aalala na ang parents mo. Okay, Aniyang tumayo at sinundan niya ito ng tingin hanggang makaalis ng kwarto niya at bumalik itong muli. I love you. Always remember that. Aniyang humalik muli sa noon niya. Samuel, natatawa niyang sabi, saka ito pinalabas na. Nakatulog si Addison ng bahagya, marahil ay epekto ng gamot. Medyo grogi at hilo pa siya. Ramdam niya ang marahan na paghaplo sa likod niya. Alam niyang si Samuel iyon. Pilit niyang idinidilat ang mga mata niya. Kita niya ang ngiti nito, pero may halong lungkot sa mga mata nito. Samuel, nakatulog ako eh, sabi niyang yumakap dito habang siya na may patuloy na humahagod sa likod niya, kaya lalo siyang humiga sa dibdib nito. Ang bango niya at pansin niya nakabihis na ito. Malamang naabutan ng ulan, kaya naligo at nagbihis. Kanina ka pa? Tanong niya, kahit medyo hilo pa siya. Just sleep. I love you, mahal. If only we could stay like this forever. Mahal na mahal kita. Rinig niyang sabi nito habang humahaplo sa likod niya at ramdam niya ang paghalik nito sa buhok niya. I love you too, Samuel. Sabi niyang bumibigay na ang mga mata niya sa bigat ng pakiramdam. Kaya inaantok siya at sa klase ng hagod nito sa likod niya ay lalo siyang inaantok. Nagulantang siya sa lakas ng kabog ng pinto. Pansin niya mag-isa na lang siya sa kama. Medyo maayos na rin ang pakiramdam niya at tila tumila na rin ang ulan. Pagbukas niya ng pinto ay kita niyang nakaupo si Yaya Lucing at humihikbi. Ya, bakit po? Asan po si Samuel? Nakatulog po ako sa hagod niya eh. Nakangiti niyang sabi, pero nakakunot noon naman si Yaya Lucing habang nakatingin sa kanya. Ya, sabi niyang ibinagayway ang kamay. Anong sabi mo? Sabi nitong parang gulat din. Sabi ko po, asan po si Samuel? Kasi nakatulog po ako katabi siya kanina. At saka bakit po kayo umiiyak? Sus Mar Joseph, sabi nitong ikinalito niya. Ano kasi anak, pupuntahan na sana kita sa kwarto mo. Nauna ka lang na bumaba. Ano kasi, Aniyang alangan. Napakunot noo siya. Yaya, si Samuel, na disgrasya, nasa hospital ngayon. Nanginginig na sabi ni Yaya Lucing. Halos nanlamig siya sa narinig. Pero ya, sigurado po akong kasama ko siya kanina. Halos bulong niyang sabi dito. Anak, huwag kang mabibigla ha. Pero kailangan mo nang pumunta sa ospital. Ngayon na, halos uutal-utal na sabi ni Yaya Lucing. Lutang si Addison. Lutang siya nakarating sa ospital at di rin niya alam kung papaano siya nakarating doon. Tanaw niya mula sa malayo si Tita Ana. Halos papalapit siya na mapansin sila nito, kaya sumalubong ang mga ito sa kanya. Addison, where is he? Asan po si Samuel? Halos nanginginid niyang tanong. Mugtong-mugto ang mata na Tita Ana at nang itinatanong niya iyon ay napahagulhol siyang muli na yumakap kay Tito Samson. Natulala si Addison. Parang ayaw niyang marinig ang magiging sagot ng mga ito sa kanya. Hindi ko niya kayang tanggapin. Addison, paglapit muli ni Tito Samson na humawak sa magkabilang braso niya. Asan po si Samuel? Halos pabulong niyang tanong dito. Tanging iling lamang ang isinagot sa kanya. Parang may dumaga na mabigat na bagay sa dibdib ni Addison. At kahit paglunok ay hirap na hirap siya base sa reaksyon nito. Ramdam niya ang hapdi at init na mata niya at kusang pagtulo ng luha niya. Napahawak siya sa kanyang mga braso. I'm sorry anak, he's gone, dead on arrival, sabi nitong ikinahina niya. Lalo, no, no, Samuel. Napahagulhol siya, yumakap kay Tito Samson. Sabihin niyo pong hindi ito totoo. Please Tito, this is not happening, please. Po, please, Addison, he's gone, sorry, sorry, sabi nitong humahagod sa likod niya. Na pinapakalma siya, ngunit ramdam niya ang garagal ng boses nito at alam niyang umiiyak ito.
Halos hindi makahinga si Addison at nanlalambot ang tuhod niya. Napahagulhol siyang ipinaupo sa bangko. Hindi niya kayang tanggapin kung masamang panaginip ito. Gusto niyang magising. Gusto niya magising sa pangungot na ito. Hindi niya maintindihan ang sakit na nararamdaman. Napahagulhol siyang muli nang maalala niya kanina lang ay nasa tabi niya ito at pinatutulog siya sa mga bisig nito. Parang daan-daang kutsilyo ang tumutusok sa dibdib niya na kahit siya ay hindi kayang maampat ang masasakit na luha sa kanyang mga mata. Napahawak siya sa dibdib niya. Ang sakit. Para siya malalagutan ng hininga. Naramdaman niyang yumakap si Tita Ana sa gilid niya at sa kalumuhod sa harapan niya. Umiyak ito sa harapan niya na nakahawak sa mga kamay niya. I'm sorry anak, pero kung masakit sa'yo, mas masakit para sa amin. Di ko rin matanggap, sabi nitong tumungo na at humahagulhol. I can't explain the feelings. I want to see him, sabi ni Addison. Gusto ko siya makita at mayakap. Sabi nitong pinatayo si Tito Samson. Alam niyang akay-akay si Niyaya Lusing sa paglalakad papunta sa morgue para siyang hindi nakaapak sa lupa dahil sa lutang na pakiramdam niya. Pagpasok nila ay nakita niya si Kuya Sebastian na nakahilamos ng mukha sa gilid. Napalingon ito sa gawin niya. Kita niya sa mga mata nito ang lungkot at mukhang kaiiyak din lang sa pamumula ng mata nito. Nilagpasan niya ito at dumiretso sa kung saan nakahiga si Samuel. Nanginginig ang mga paa at kamay niya, ang buong katawan niya. Parang ayaw niyang lumapit sa sobrang malapitan dahil malalaman niyang totoo na ito, na kung makikita niya ito ngayon ay totoong lumisan na nga si Samuel. Ayaw ng puso niya at isipan niyang tanggapin iyon. Paglapit pa lang nila ay nakita na niya si Samuel. Parang sasabog ang dibdib niya sa sakit na nakikita. Nakahiga ito at kita niya ang mga galos nito sa mukha. Ngunit kita niya pa rin ang maamong mukha nitong animong natutulog lang. Nanginginig ang kamay niyang haplusin ang mukha ng lalaking mahal. Samuel, bigkas niya sa pangalan nito. Yugyug ng mahina at umaasang mabubuhay pa. Samuel, Samuel, sabi mo, hindi mo ako iiwan. Na naandyan ka para sa akin, Samuel. Hagulhol ni Addison at napayakap sa katawan ni Samuel. The feeling is too much. Hindi kayang tanggapin ng puso niya ang sakit. Samuel, hindi ko ito kaya, Samuel. Hindi ko ito kaya. Samuel, sabi niyang humahagulhol na yumakap palalo. Alam ni Addison, wala na siya at hindi na maibabalik pa sa kanya. Pero hindi lang talaga kaya ng dibdib niyang tanggapin ang lahat. Halos manghina siya sa kakahagulhol. Mahal kita, mahal na mahal kita, sabi niyang humahaplos sa mukha nito na nanlalabo ang paningin niya sa kakaiyak. Please, don't leave me. Hindi ko kakayanin ito. Please, Samuel. Naninikip ang dibdib niya pero hindi niya alintana iyon. Parang nabingi na rin siya sa paligid. Alam niyang hirap na rin ang paghinga niya ngunit wala na siyang pakialam pa. Don't leave me. Samuel, please. Please wake up. Parang sasabog ang dibdib niya sa sakit at paninikip. Samuel! Samuel! Sabi niyang humahagulhol pa rin bago tuluyang nagdilim ang paningin niya. Addison! Hindi naman kita iniwan. Nandito lang ako sa tabi mo. Wika ni Samuel. Nag-hallucinate lang ba siya? I love you, mahal. Sabi nitong palayo ng palayo hanggang di niya ito makita. Napaiyak na naman siya. Samuel! Sigaw niya, pero hindi siya nito naririnig. Addison! Yugyug sa kanya ni Yaya Lusing. Panaginip. Panaginip lamang ba iyon? Ngunit ang katotohanan ng wala na si Samuel ay naandun pa din. Salamat naman anak at nagising ka na. Umiiyak na sabi ni Yaya Lusing. Maraming nakakabit sa kanya ng mga swero at oxygen sa bibig at ilong niya. Dalawang araw ka nang walang malay. Masyado ka ng fatigue at dehydrated. Yeah, si Samuel po, sabi niya sa nag-aalala dito. Naiiwi na sila anak, ikaw na lang iiniintay para magdesisyon sa paglilibing. Napatingin siya sa gilid niya
at umiwas ng tingin kay Yaya Lusing. Tumulong muli ang luha niya. Wala bang gamot sa pampamanhid sa mga ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Anak, kailangan mo nang pumunta doon. Makita mo siya bago siya dalhin sa huling hantungan niya. Di ko kaya ya, sabi niyang yumakap kay Yaya Lusing. Alam niyang umiiyak din ito para sa kanya, para sa kanila ni Samuel. Para siyang buhay na tao, pero patay ang isip at puso niya. Siguro nadala na ito ni Samuel. Hanggang sa burol ay nanatili siyang walang imik. Tuyo na rin ang luha niya. Ayaw niyang pumunta dito. May kailangan siyang gawin. Kailangan niyang makasama si Samuel sa natitirang araw niya dito. Nilalaro niya ang singsing at bracelet na bigay nito. Naalala niya ang saya sa mukha nito. Napapangiti siya na mapait. Hanggang paglibing ay para siyang taong wala ng pakiramdam. Hinayaan niya lamang ang agos ng oras na lumipas. Inabutan siya ni Tita Ana ng bulaklak para maihagis kay Samuel sa huling sandali. Napapikit niyang inilagay ang bulaklak sa kanyang dibdib at dinama sa hangin ang paligid niya. Mahal kita, Samuel. Hindi ko alam kung papaano ako pagkatapos nito. Mahal kita. Mahina niyang bulong na sana marinig siya nito. Sa ilang araw niyang pagpipigil sa pag-iyak ay lumabas muli ito ngayon. Naramdaman niyang muli ang sakit at kirot sa dibdib. Parang lahat ay nag-flashback sa kanya. Magmula noong mga bata pa sila, kung paano ito nasa tabi lagi niya. Lahat-lahat, hanggang sa lumaki sila, hanggang naging sila, naging sandala niya ito sa lahat ng bagay. Paano na siya ngayon? I can't thank you enough for all the things you've done for me. I love you. Bulong niya kasama sa hangin. Sa paghagulhol niya ay parang hindi niya kayang mabitaw-bitawan ang hawak na bulaklak. Tumabi sa akin si Tita Ana at yumakap sa kanya. Drop it, Addison. You have to let him go. Halos gumaragalgal na sabi nito. I can't. Umiiyak niya ang tugon at malamang ay naipon na naman ang luha niya. Anak, let him go. Bitaw na. He won't like seeing you like this. Let his soul rest in peace. Mahinang bulong nitong iginaya siyang umabante. Pagtapon niya ng bulaklak, alam niyang huli na iyon. Huling sandali na iyon na makakasama niya si Samuel. Ang sakit, hindi maipaliwanag na sakit. Pagkatapos ng 6 na buwan, Addison, o Ann, anong meron? Sabi niya naglalagay ng gamit niya sa locker niya. Punta tayo sa party mamaya. Sumama ka na, aya nito. Ayoko. May gagawin ako sa bahay. Sabi niyang binaliwala ang imbitasyon ng kaibigan. Addison, kailangan mo rin ito. Hindi ka makakapag-move on kapag nagkukulong ka lang sa bahay mo. Wika ng kaibigan. Naiirita siya sa sinabi nito. Hindi ako nagkukulong, okay? Ayaw ko na ganyang party. Ikaw na lang ang pumunta. At saka pwede ba? Huwag mo na akong ayain sa susunod dahil alam mo naman ang sagot. At kung ayaw ko mag-move on, it's none of your damn business anymore. Damn it! Sabi niyang padarang napagsara ng pintuan ng locker at paalis na. Di ito nakapagsalita. Malamang ay nagulantan sa biglang pag-iba ng kanyang ugali. Uy, sorry na. Sorry na, okay? Sabi nitong humila sa braso niya. Concern lang naman ako sa'yo. Sorry na, hindi na mauulit. Sabi nitong sumusuyo sa kanya. Napabuntong hininga siya at humarap at ngumiti ng pilit. Sorry na, ang laki na kasi ng ipinagbago mo. Gusto ko lang naman bumalik yung dating ikaw. Sa ilang buwan ang nalumipas, ni hindi kita nakikita ngumiti. Kahit isang beses lang, subsub ka lagi sa pag-aaral. Sabi nitong malumanay. Tapos parang nagpapabaya ka na rin sa sarili mo. Ang laki ng ipinayat mo. Huwag ganun, Addison. Meron ka pang buhay na kailangan ipagpatuloy. Sorry friend ha, pero concern lang talaga ako sa'yo. Kundi lang kita mahal at kaibigan, pababayaan na lang kita. Sabi nitong malumanay na malumanay sa pagsasalita sa kanya. Natigilan siya sa sinabi nito. Pagkatapos na nangyari, ay lumipat siya ng eskwelahan kung saan pumapasok si Ann. Wala siyang naging routine kundi bahay at eskwelahan lang. Para siyang robot na di oras ang galaw. Siguro nga ay malaki ang ibinaba ng timbang niya. Hanggang ngayon ay parang wala siyang ganang kumain. Lahat ng pagkain na gusto niya ay nagpapaalala kay Samuel. Dahil kung ano ang paborito niya ay ganoon din sa kanya. Kung ano ang mga habis niya
ay ganoon din sa kanya. Magmula sa paborito niyang palabas, sports o mga pupuntahan ay pareho nun sa kanya. Paano niya ito makakalimutan kung lahat ay nagpapaalala sa kanya? At wala rin naman siyang balak kalimutan ito kahit kailan. Masaya na siya, maalala niya ang mga masasayang bagay sa kanilang dalawa. Sorry Ann, sorry kanina, pero ayoko talagang pumunta doon. Huwag mo muna akong pansinin ngayon, wala pa akong balak na kalimutan siya. Mahal ko si Samuel at ayoko siyang kalimutan. Sabi niyang umalis sa harapan nito. Naghihintay na ang driver sa kanya sa parking. Kinuha ito ni Tita Ana para sa pagpasok niya sa araw-araw. Manong, doon muna po tayo, sabi ni Addison bago sito pumasok. Ang tinutukoy niya ay ang Himlayan kung nasaan si Samuel at ang mami niya. Dito siya madalas tumambay. Ito na ang naging sanktuaryo ni Addison. Araw-araw siyang nandito. Naalala niya pa halos dito na siya maghapon at naaabutan ng ulan noon. Kaya na-ospital siya ng isang linggo. Kaya nag-hire si Tita Ana ng driver para may makasama siya kung saan niya gustong pumunta. Nagpadaan na siya ng bulaklak sa driver bago pa siya sunduin nito. Pagdating niya doon ay may mga bagong bulaklak rin. Malamang ay dumaan muli sina Tita Ana dito. Araw-araw ay may bulaklak na katulad ng dala niya dito. Samuel, kumusta ka na? Bulong niya sa hangin. Dinaraman niya ang banayad na ihip nito. Masarap sa pakiramdam. Dito siya nakakakuha ng peace of mind. Nagtagal pa siya ng ilang oras. Ma'am, tara na po. Baka abutin tayo ng dilim, sambit ng driver. Tumango siya at bumaling sa harapan. Babalik ako bukas, bulong niya. Pag-uwi nila ay napadaan ang sasakyan sa park kung saan sila naglalaro ni Samuel noon. Manong pakihinto po, utos ni Addison. Ma'am, medyo makulimlim na po. Baka maulananan kayo. Aniyang tumingin sa kanya. Sige na kuya, sandali lang po, sabi niya. Kaya wala itong nagawa kundi sumunod. Umupo siya sa swing. Pinapanood niya ang ilang bata na naglalaro. Napangiti siya na mapait na nakakita siya ng mga batang pares ng sa kanila ni Samuel noon. Napapikit siya. I missed you, bulong ni Addison. I miss you, Samuel. Para na rin ako namatay na nawala ka. Bulong niya at pumikit na di niya na malayang tumutulo na ang luha niya. Pinalis ni Addison ang luha niya at naramdaman niya ang patak ng ulan. Malamang ay sumaang sang-ayon o nakikisimpat siya ang langit sa nararamdaman niya ngayon. Hinayaan niya lang na mabasa siya. Dinaraman niya ang malakas na ulan. Kung may makakakita man sa kanya, ay di nila mahahalata na umiiyak siya. Ramdam niya din ang sakit. Walang katumbas na sakit. Alam ni Addison na basang-basa na siya at ramdam niya ang lamig nang napansin niyang tumigil ang ulan. Kaya napadilat siya. What the hell are you doing? Sigaw nito sa kanya. Nang tumingala siya, kita niya si Kuya Sebastian na nakapayong na sa kanya.